Subyanan nga talantanan iti may kaduariko si iti programa Bombo Hanay Pangal daw, da iti ni Bombo Cheryl Aragon. Alaka, trugyanan tayo muntan iti mga lawat iti damag manipod lokalidad. Adamat iti signal ni Bombo John Martin. Please come in. Yes, Bombo Cheryl, mga kabombo live tayo mismo din iti San Juan Police Station. Ano sa din makagawa tayo tatang gundaway, Bombo Cheryl, mga kabombo ni Police Major Gerardo Macaraeg. Isu na iti agdamang officer in charge iti San Juan Police Station. Kung kasama tayo makagawa tayo dito, abay tayo tatan ni Mr. Art Cortez. Isu naman iti provincial tourism officer iti provincia iti La Union. Nagsipod na adadag ito isang apulo ko talo nga turista, Bombo Cheryl, nga natigil dagiti otoridad nga dagiti kat naglabsing iti border entry protocol. Kan awanan pa dagiti iti kaskanan, may dagiti napapatag nga dokumento na maipaspasa, Bombo Cheryl, mga kabombo. Karagito'y man na border checkpoint, kaya nakasama tayong kangroonan nga requirement para karagito'y agturong when mo bumisita dito ay probinsya iti La Union. Unaman tayo man nga interviewan when mo kasarita ni Police Major Gerardo Macaraeg, so natagda mga officer in charge at San Juan Police Station, check nang dito'y pan nakatiliw at ito'y isang apulo katalo nga individual. Sir, magandang hapon po, live po tayo sa programang Bombo Hanay Pangal daw, makakasama po natin si Bombo Cheryl. Sir, paano po natin huli itong mga 13 po na individuals po na nag-violate po ng border entry protocols po natin, sir? Una-una, naka-receive tayo ng information from the our borders partners. Mm-hmm. And allegedly, merong mga group of people na nagpaalam doon na pass through sila going to Baguio. Allegedly, pero hindi sila nag-pass through. Sila po ay pumunta at pumunta dito sa San Juan. Okay. Sir, mga anong oras po kaya sila nag-pass through dun sa border checkpoint po natin, sir? And mga anong oras din po sila nahuli, sir? So more or less, sa estimate namin, nasa 5 o'clock sila dun dumaan. And then before 6 o'clock, nandito na rin sila. Then nakapag-check-in na rin po sila dito sa isang hotel natin dito sa San Juan. Okay. Particularly po dito po sa Barangay Orbistondo po, sir? Yes, particularly dito sa malapit sa beach natin. Okay, sir. Sir, aware po ba sa mga requirements itong mga nahuli po, sir? May mga ipinakita po ba silang mga dokumento at saka naka-in na po ba sila sa mismong establishment? Kumbaga tinanggap na po sila ng establishment, sir? Yes, bali nung tinanong namin sila during our first investigation, wala silang maipakita na dokumento, even a RT-PCR or any documents na nakipag-ugnayan sila sa ating local government or sa provincial government para makapasok sila dito sa atin. So, definitely wala silang maipakita sa amin. Tapos nung nag-check-in po sila sa ating hotel, ayun, tataka nga kami dito sa hotel na to at bakit nila tinanggap, wherein meron tayong guidelines and protocols para tumanggap ng mga bisita coming from Manila or So ito po tinitignan din natin isang violation dito sa ating mga hotels na involved. Okay po, sir. So, bale dito po sa nasabing insidente po, sir. Ano po yung mga possible nakakarapin po nilang kaso sa ngayon, sir? At ano, kumusta na po ba yung development po nito, sir? So, as of now, we are rushing up yung pagpapile ng kaso sa kanila regarding dito sa Republic Act number 11332, wherein ito po yung law on reporting or communicable disease. Ito po kasi yung ang paalam kasi nila doon ay going Baguio sila nga. And yet, parang nilinlang nila itong mga personnel natin dito sa border. Kaya information yung binigay nila para lang makapunta dito sa San Juan. Okay, sir. So ngayon, sir, nandito pa rin po sila sa custody natin, sir. Pero nasabi niyo po kanina, pinamedical po muna natin sila, sir. Yes, assume na pinamedical muna natin sila. At the same time, hanggang mga siguro 2 o'clock, may file natin yung kaso sa kanila. At least meron na silang medical pupunta rin doon sa... So talaga in the first place, sir, intention lang talaga nilang pumunta dito sa San Juan at hindi sa Baguio City, sir? Yes, intentional talaga punta nila. Talagang planado rin yung pasok nila dahil yun nga, yung pagpunta nila dito, mayroong initial na sasabihin sila doon. Kaya sila nakapasok. Okay po, sir. Sir, base po doon sa occupation ng mga to, sir, mostly po ba professional po itong mga to? At mag-friends po ba itong mga ito, sir?
Ano pong mga relationship po nila? Mga magkakaibigan nito, and two of them are a professional, a physician actually, and the other one is katrabaho sa DOH. Okay sir, so ibig sabihin in the first place pa lang, aware na sila dito sa mga ganitong mga requirements po. Yes, alam naman nila yung requirements dito sa pagpasok. Yun lang, siguro, buhay-buhay hindi yung pasok nila. Sinubukan nila, i-try nila, makapasok sila. Pero hindi naman papayag ang local government at ating provincial government na ganun lang ang gagawin at dadaan-daan na lang tayo dyan. So, ito po ipalala din sa ating mga kasama na sumunod tayo sa health protocol na pinapatupad ng provincial government at ang local government ng San Juan. Okay po, sir. Sir, bali itong mga nahuli, sir, masasampan po silang mga kaso. How about itong establishment naman po na nagpapasok po sa kanila, sir? I think magkakaroon siguro rin ng sanction yan. Baka i-alisin sa kanya yung accreditation niya sa DOT. Mm-hmm. At the same time, siguro bahala na ang local government kung ika-cancel din sa kanya yung permit niya to operate. Okay, sir. With that, maraming salamat, Police Major Gerardo Makaraeg, sa time at interview po. Isunabang mo siya ng Makabambo, ITIA Officer in Charge, San Juan Police Station. Salino, dati matabay ito at ni Mr. Art Cortez, isunabang ITIA Provincial Tourism Officer, ini probinsya iti La Union, Bombo Cheryl Makabambo, tapno pagdamagan tayo mat no, anya matag iti nagbalin ng observation data tayo, iti border checkpoint, sakbay nga nakaunag, alag ito iya sa nga pulo katalo nga individual, kaya kasama tanong niya, balag iti protocols, when no, kasangwan da ito establishment po, nga sanction may nag iti da ito. So magandang hapon po sir, live po tayo sa programang Bombo Hanay Pangal daw sa Bombo Radio, makasama po natin si Bombo Cheryl sir. Yes, good afternoon po sa lahat. Ayan, tulad nga po ng nasabi ni COP po kanina, no, minomonitor ito ng provincial government in partnership po ng with PNP and PDRMO and the Tourism Office, yung operations po ng tourism sa probinsya. At marami po kasing report na natanggap ang opisina namin na marami nga ang nakakapasok ng mga turista na walang requirements. Galing ng Manila, may mga carpooling. And based on our experience this morning, nag-deploy po kami ng additional manpower sa borders. Eh nakita po talaga namin na maraming mga violators, maraming mga vans, mga nasa 10 vans ang dumaan sa T-Plex, na-check po ng ating mga tourist one-stop shop assistants na walang dokumento. Pero ito po ay pinauwi na. Pero itong grupo na nahuli, ito yung nagsinungaling. Kaya nakapasok. Ang sabi, dadaan lang ng La Union papuntang Baguio, pero sinurveillance ng team po namin, we found out na meron na pala silang arrangement ng tour at accommodation dito sa San Juan, La Union. So ito po ang violation ng hotel natin, syempre is a breach of our protocols din po ang ginawa ng hotel na ito. So there will be a further investigation that will be conducted, and they will be recommended for either suspension or revocation of their certificate of authority to operate by the Department of Tourism po. Okay po, sir. Sir, maraming salamat po sa mga info, sir. Pero gusto lang din po namin malaman, sir, paano po ba yung proseso kapag pass-through lamang po, sir? Ano po ba yung mga kailangan po nilang gawin? Ilang oras po ba yung ipapataw sa kanila para makapag-pass-through sa La Union? And may mga karagdagang requirements pa po ba, sir? Paano po yung proseso nito, sir? Ang passing-through tourist po natin, mabibigyan po sila ng kanilang pass-through slip pagdating po sa border. At kailangan din pong ipakita ng turista na meron siyang QR code or mga documents that will prove na siya ay pupunta ng Baguio, kung Baguio ang pupuntahan, or Ilocos. Meron siyang papakitang booking confirmation ng isang hotel doon or parang tour itinerary na na-arrange. Napaka-galing nga ng grupong ito kasi may pinakita naman silang QTP. Baguio Visita QTP po yung pinakita nila. So that is enough to also parang validate na they are really going to Baguio, only to find out na hindi pala sila pupunta ng Baguio. Sila nga po ay tumuloy sa San Juan. Ang mga passing through tourists po natin ay mabibigyan lamang ng 3 oras, no, the maximum, para po maka-exit ideally dapat sa borders ng La Union. Okay. Pero ito nga po, napansin namin na after few hours, no, naku, wala pa ring update yung
border ng from Pugo, kasi from Rabon to Pugo dapat ang lapit lang noon, so dapat in less than an hour naka-exit na, pero wala pong nag-exit na grupong ito. So na-inalert na po namin ngayon ang kasamahan namin sa PNP para hanapin ang grupong ito, at ito nga po nakita natin ang mga sasakyan nilang naka-park na sa isang resort dito sa San Juan La Union po. Okay sir. At dahil nga po dyan, itong effort po natin para mahuli po itong mga 13 po na individuals, kaya po nahuli po sila. So ibig sabihin po sir, kapag binigyan po sila ng pass-through slip doon sa border ng Rosario, ibig sabihin may update na po doon sa Pugo border control point or sa Rabon po. Yes, parang ganun po. Ideally, actually dapat ganun. Hindi lang po sa Bugo, no, but all other borders. Kung saan sila, halimbawa, pupunta sila ng Ilocos, so dapat po mag-exit sila sa Dipen border in 3 hours. Otherwise, ito po ay imo-monitor ng ating team kung saan na sila nagpunta, kasi part po ito lahat ng protocols natin na bawal po mag-stopover at bawal din ang day tour at kung saan-saan or mga side trip, no? So yun po yung isang dahilan kung bakit ang pulisiyang ito ay inilatag ng provincial government at ang local government unit. Oh, ma sir, kasi na-observe din po natin kahapon, syempre weekend sir, madami pong mga tao dun sa bayan ng San Juan La Union. Isa po yan sa mga pinagmamalaking surfing spot po, or isa sa mga tourist destinations po sir. Mostly naman po sa kanila sir compliance. So first time nyo lang po na-encounter itong mga ganito po na pag-breach sa protocol sir? Yes, first time namin na merong nang ma-entrap, no? Although marami pong nakakarating sa amin mula nung nagbukas ang borders ng La Union na merong mga turista pa rin nakakapasok. So gumawa po kami ngayon ng task force to strictly monitor now on ground kung ano talaga yung nangyayari. And happily, I would say, meron tayong nahuli para ipaalam natin sa taumbayan na ang probinsya ng La Union ay stricto, no, sa pag-implementa ng mga rules and regulations. Kasi ang alam natin, okay na, open na. So parang wala nang requirements. Pero syempre po, ang stand po ng provincial government lagi ay safety pa rin, no? Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makipag-cooperate ang mga establishments natin and even ang mga tourists, na meron tayong guidelines. Nako, naawa nga ako dun sa grupo kanina, eh, na parang napurnada yung bakasyon sana nila. Nako, oo, nako, ganito ang nangyari. Yun, so I encourage everyone. Correct. So kailangan talagang harapin nila yung sanction that is due for them. Okay. With that, maraming salamat po Sir Arta Partes. So naman iti Provincial Tourism Officer iti Probinsya iti La Union. Ipasaktili niya kanya, Mabambo Cheryl, manodoriti ka na yung saludsod mo. Well, magandang hapon po, Major Makaraeg and Sir Art, dito ho sa programang Bombo Hanay Pangal daw. Ito po si Bombo Cheryl. Unahin ho natin sa may tourism. Ito ho pagkakahuli ng 13 na tourists na lumabag ho sa border control ho natin. Hindi ho ba ito makaka-apekto sa tourism bubble ho natin, sir? I think hindi po ito makaka-apekto, ma'am, no, sa tourism bubble natin. In fact, magiging strength natin ito, kasi makikita ng mga turista or ng mga residente sa ibang lugar na ang La Union ay stricto, no, sa pag-implement ng kanilang health and safety protocols. This is actually aligned not only to the national but international guidelines natin, na ang priority pa din nating lahat, kasi we know that the virus is still lurking around us. So meron pa rin po tayong mga protective measures na gagawin. This will, in fact, for me, in my own opinion po, create awareness and confidence to the people, the tourists that will come to La Union, na talagang pinapatupad ni La Union ang kanyang mga protocols. Oo. Sabi ho nga ninyo kanina, may mga naririnig na kayo, may mga dumarating na sa inyo mga report, kaugnay ho ng kagaya ho ng mga nahuli ngayon na lumabag sa border control. Ngayon lang ho ba kayo naging istrikto sa mga pulisiya ho natin? O before pa na may pulisi na ho tayo, pero naging kumbaga hindi ho tayo naging strict lamang ho sa previous na mga information na natanggap ho na ninyo?
Yes, ma'am. We were very strict from the very beginning and lahat po ng guidelines natin ay naikascade naman po sa mga stakeholders. Ang information campaign, nako, napakalakas po. Masasabi ko po na sa social media at sa lahat ng pwedeng platform kung saan pwede nating ipakaalam sa taong bayan ang guidelines ay nagawa po ng provincial government. Ang hinihingi lang po namin doon sa mga informants natin ay official documentation, no, and an official report and some details. Kasi minsan po, kung walang report na official, wala rin po kaming basis for action. So ito po, gumawa kami ng task force in coordination nga po with PNP because we had a direct information na meron talagang mga parating na grupo ngayong araw na ito. So ito po ang ginawang aksyon at ito nga po, very happy kami na meron kaming mga nahuli para nga po ipaalam sa taong bayan na we are really, really strict sa ating mga guidelines po. Mm-hmm. Ito hong pagkakahuli nila, before pa ho sila na makarating dito sa La Union, saan ho sila galing, sir? Based on the information po, Calabarzon area po galing ang mga turistang ito. From Calabarzon, didiretso na ho agad sila sa La Union or mag-stopover pa ho sila sa Baguio, sir? Yun nga ma'am, ang pinalabas lang po talaga nila, ang punta po talaga nila is La Union. Mm-hmm. Pagdating po nila doon sa border natin, ang sinabi nila ay dadaan lang sila ng La Union kasi ang punta talaga po nila ay Baguio. Wala po talaga sa itinerary nila ang Baguio City kundi La Union talaga. Mm-hmm. So para nalabas lang nila na dadaan lang po kami ng La Union kasi pupunta kami ng Baguio. Pero yun nga, nalaman po namin na meron na silang na-arrange na accommodation sa isang resort po dito sa San Juan, La Union. Oo. So ito po ay patunay na talagang La Union ang kanilang destination. Saan ho ang kanilang entry, sir? Sa pagpasok ho dito sa La Union? Ang entry point nila, ma'am, iba-iba kasing sasakyan. No? Merong mga nakamotor. So the motor riders, dumaan po sila sa may Rabon, sa may San Fabian po. And I think the other rest of the vehicles dumaan sa Udyao or sa T-Plex area po. Sa Rosario na po yun. Ang mga ito ba, may mga kakilala na kaya prior pa sa pagpunta ho nila dito sa La Union? May mga kagaya nga ho ninyo, may coordination na ho sila dito sa may-ari ng resort na kanilang sa kanilang destination. Hindi kaya ho may mga kasama rin silang taga La Union dito, sir? Based on the report po, parang there is a coordinator na taga La Union that really arranged the tour. So ito most likely also has a connection with the hotel as well, no? Parang ganun po yung report. Pero ito po ay for further investigation and validation po yung information na ito. Oo, kung ganun man, sir, mas siguro mas higpitan ho natin kasi nga pinagbabawal pa rin ho natin. Hindi naman sa mga pinagbabawal. Nga lang ay kinakailangan ho natin na magbigay o magpakita ng mga assurance o ilang dokumento lamang na hinihingi ho sa may border control, sir. Correct. Exactly, ma'am. Very strict po tayo dyan sa mga turista na tulad na nabanggit ni COP kanina. Kailangan ng RT-PCR test, kailangan ng registration sa Tarana Visita System, at ang booking confirmation sa hotel. Unfortunately, pagdating nga po nila dun sa border, wala silang mapakita. And even nung nahuli na sila, wala man lang silang mapakita na RT-PCR or parang booking confirmation sana sa hotel. Yun po. And very important po yung registration sa online visitor registration system natin for contact tracing purposes. So yun po, wala din po sila noon, ma'am. Oo. Isa pa ho, paano ho sila nakakuha nung yung form na ipinakita nila dyan sa may border na form na galing sa Baguio regarding tourism ito, sir? Paano ho sila nakakuha nito, sir? There is also another system po kasi, no, that is being used by Baguio. Mm-hmm. So they call it Baguio Visita System. So most likely po nag-register po sila doon sa Baguio Visita System without the approval of their registration. Kumbaga pwede naman po kasing mag-apply, no, ng online registration for tourism sa mga online systems natin, pero minsan kailangan pang ma-approve yun. So naka-acquire sila ngayon with the registration ng Baguio Visita
na QR code. Pero syempre po in the level of the QTP, no, mm-hmm. ay dito sa may ating border checkpoint, kahit i-scan po 'yon, hindi po mababasa kasi iba pong scanner at saka ibang destination po 'yon. So that is actually isang violation kung makikita pa natin kasi pwedeng faking 'yon eh. Mm-hmm. Faking of a document kung mapatunayan, pwede nating i-coordinate po ito sa Baguio City, i-check kung talagang nag-register nga sila ng kanilang system sa online system nila, at kung hindi, malamang pineke rin nila yung QR code. Mm-hmm. Yeah. Yeah, balikan ho natin, kaugnay pa rin ho yun, yung yun sana yung susunod ho na tanong ko kanina. Siguro pwedeng mag-coordinate ho tayo sa tourism natin dito sa La Union at sa tourism ho natin sa Baguio City. Nang sa gayon ay mas higpitan pa ho ninyo itong pagbigay ng mga forms o kaya yung kagaya nga ho ng pag-register ho nila kung ito ay approved na o hindi. Na sila ay pupunta dyan sa Baguio at ganun din dito ho sa La Union, sir. Yes, ma'am. Of course, we are part of the tourism bubble ng ating Reach and Reef Travel Corridor at kasama po siyempre ang Baguio City dito. So, given this scenario po na nangyari ngayon, we will definitely coordinate with the City of Baguio to also validate the information that we got from this illegal tourist na nakapasok sa La Union. Oo, may masasabi ba ho natin na wala nang susunod dito ho sa mga lumabag sa border control ho natin, sir? We are hoping na sana ito na yung huli na meron tayong mahuli, no? Because of course hindi natin nahahayaang kung sino-sino lang ang makakapasok po sa probinsya natin, especially that ang tulad nga ng sabi ko po, meron pa rin ang COVID nandyan lang, and at the end of the day, we want the safety of our stakeholders, of our residents as a priority. But at the same time, syempre, kailangan din po natin mag-open ng ating ekonomiya para po mabuhay din, no, ang ating mga businesses and stakeholders. So dapat ito kailangang balansehin, at importante, disiplina at pagtutulungan and kooperasyon ng bawat isa po. Okay, maraming salamat, sir. Punta naman ho tayo kay Major Macaraeg. Good afternoon, Sir Macaraeg. Ito po si Bombo Cheryl ng Bombohanay Pangaldaw. Yes, good afternoon, Cheryl. Yes po. Tanong ko lang, ikaw kanina may information kayo na natanggap kaugnay nga nito. Paano ho ninyo nakita o may mga CCTV footages ba sa inyo na natanggap ninyo? Para makita yung kulay, kung ano yung itsura ng mga sasakyan ho ng mga violators natin, sir. Hindi bali nag-ikot na rin yung tropa natin dito sa mga hotels dito na ano. So na nung nakuha namin yung mga plate number nila, so na trace na namin kung saan yung location ng pinag-check-in na nila. Mm-hmm. Yung mga nahuli ho, wala naman ho sa kanila yung mga minor de edad, sir. Actually, merong isa na kasamang bata, pero hindi na natin sinama yan. So, yung mga adults lang ang kinuha natin. Mm-hmm. Kailan? Oo. Mga ilang araw daw ho sana sila na mag-i-stay dito sa La Union, sir? Actually, overnight lang yung according to sa interview namin kanina. Mm-hmm. So, talagang dito lang sa La Union ang kanilang destination? Siguro, talagang mamamasyal lang mag-overnight sa isang araw, sir? Opo, yun lang po ang ano nila, ang nasabi nila kanina, isang simpleng bakasyon lang yung gusto nila. Yun nga, nagka-abirya sila dahil di nga sila sumunod sa mga health protocol na pinapatupad dito sa ating probinsya. Mm-hmm. Hindi ba ho natin natanong sa kanila o wala ba ho tayong mga information pa kaugnay ho nga dito sa paglabag nila sa border control na hindi lang ho dito sa La Union ang kanilang nilabag, o baka naman may mga dati na ho silang mga pinupuntahan na ito yung kanilang sistema, sir? Ay wala naman, siguro ito mga first timer lang na pumunta rin dito at nag-attempt. Yun nga, medyo lumusot yung mga alibay nila doon. Akala nila siguro magpa-prosper sila, pero hindi nila alam. Nakatimbre sila by town sa amin. Mm-hmm. So nalalaman din natin yung location nila. Kung hindi naman sila
ano, madaling mahanap din ang mga yan. Mm-hmm. So, itong pagkakahuli ho nila, mga ilang araw ho sila na mag-i-stay dito sa kulungan, lahat sila, sir? Depende po kung ano po ang advice ng prosecutor office natin, dahil ipapile po natin yung kaso laban sa kanila. Depende na po yung lalagyan nila kung ano ang resulta mamaya. Oo. Mga magkano ho, halimbawa yung piyansa ho nila bawat isa kung sakasakali na haharap ho sila sa kani-kanilang mga kaso, sir? Sorry, wala akong idea sa piyansa eh. Pero dun sa penalties with regards dito sa kaso ng Republic Act 11332, may penalty po siya ng 20,000, not more than 50,000 imprisonment, and 1 month but not more than 6 months imprisonment yung ano niya. Oo. Ito lang ba, sir, yung kanilang haharapin? Wala na ho silang ibang violations, sir? Depende po yan kung masilip din po ng tulad ng mga yung tatrabaho physician, tsaka yung ano, baka pag masilip, may administrative case din po sila doon siguro. Okay. Maraming salamat ho sa inyo, sir, sa pag-unlak ho, sa panayam ho sa Bombo Radyo La Union. Magandang hapon, yes, po. Magandang hapon po. Yes, so dito naman, Bombo Cheryl, mga kabambod pa sa Tito Interview, ti Bombo Radyo La Union, kini Police Major Gerardo Macarayag. Numadalang ti kanong isalud sa tayo kini Sir Art, no? Sir, last laan, and sir, iyan tumati sanction na dato yung establishment to, sir, nga nagpaster karag ito yung turista, sir. Yeah. Mabalin apong maikatan niya iti certificate of authority to operate, no, dependent to iti findings iti Department of Tourism, but definitely that the OPC NAMI will recommend and submit a report to the DOT, and they will further come up with an investigation, and kung mapatunayan nga po na nagkasala or na lumabag sa protocols ang ating hotel na ito, ay matatanggalan po ng certificate of authority to operate. Okay po, sir. Sa San Juan naman, sir, kahalos karami naman, sir, merong certificate of authority to operate. And before naman ito, sir, duman po muna sila sa orientation karamihan, sir. Yes. Tulad nga po ng sabi ko kanina, itong mga protocols po natin and guidelines, nagkaroon po tayo ng consultation and cascading, no, sa mga stakeholders natin para alam nila kung ano ang mga guidelines na kanilang ipapatupad din sa kanilang establishment. With that, maraming salamat, Sir Art. So, dito ang Bombo Cheryl, mga kabombo, di ba sa Titin Turbo, Tiwang Borajo, doon yung Tripolis Major Gerardo Macarayag, officer in charge, Rehefe iti San Juan Police Station, kag kasama doon ni Mr. Art Cortez, iso naman ti Agda mga Provincial Tourism Officer, iti Provincial Government of La Union. So, dito ang balang iti Damag, iti Medanon, manood pa lang dito iti San Juan Police Station, pili iti San Juan La Union, para ti Bombo Hanay Pangaldaw, nakaduatay manood Bombo Patrol, ni Bombo Randy Orhiro, dito ni Bombo John Martin, para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number one sa La Union. Basta Radyo! Bombo! Bombo Hanay!